Hi and welcome back to Learning Ginkay. Ngayon guys, pag-uusapan natin ang tungkol sa Balik Pinas Hanap Buhay Program. So, meron akong tanong sa inyo. Kayo po ba ay OFW at umuwi na ng Pilipinas dahil gusto nang manirahan dito at magstay na dito sa Pilipinas, guys? Well, meron tayong tutorial at pag-uusapan kung paano ito gagawin. Itong ating tutorial for today at ang pag-uusapan natin ay tungkol dito sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program. Or ito yung tinatawag nila guys na Hanap Buhay Program ng OWA. Okay? So, paano nga po ba tayo mag-avail dito at paano tayo makakuha ng assistant from OWA? Financial assistant, ano? So, dito guys, meron tayong pinatawag na kung valid pa ang inyong pag-member sa OWA, ay pwede tayong makakuha ng 20,000 pesos. Kung tayo naman ay hindi na po active or inactive na po tayo sa ating pagka-member sa OWA, guys, makakuha tayo ng 10,000 pesos. At kung hindi na po tayo active totally, as long na meron po tayong record at meron tayong mga documents na represent sa OWA office, guys, no? Ayan, pwede tayong makakuha ng 5,000 pesos. So, hindi pa rin po tayo ma-zero. Okay, so paano po ba tayo maka-avail nito at saan po ba tayo pupunta? Okay, guys, kung tayo po ay naninirahan sa Luzon, Metro Manila, meron po tayong mga reintegration center or offices kung saan po tayo pwedeng pumunta. So, kung Rizal po tayo, guys, kung Rizal, ayan, dito tayo pupunta, guys, sa region office ng Rizal sa Antipolo po, ano. Ayan, malapit lang po yan sa Kapitulyo ng Antipolo. Ayan, so, hindi po siya mahirap i-locate dahil pwede po natin siyang i-online check or mag-research tayo, guys, sa Google. Kung makikita nyo po sa ating screen, ito po yung ating address. Then, pagkatapos, guys, ano po ba ang mga requirements nito? Okay, first, application form with valid ID picture. Ibig sabihin, guys, pupunta tayo sa office ng OWA. Ayan. Tapos, hihingi po tayo ng form for Balik Pinas Hanap Buhay Program. Okay? So, pagkatapos, guys, just make it sure na dala po natin itong mga following na requirements. So, una, first, syempre yung ating passport. Pangalawa, andun sa passport natin, guys, nakalagay yung ating visa at yung tata kung kailan tayo nag-last flight pa uwi ng Pilipinas at andun po yung ating arrival, okay? Arrival date. Pagkatapos po, dapat dala din po natin yung ating ticket. Yung ticket po ng pa-uwi ng Pilipinas. So, pangatlo nating proof, okay? Dapat dala din po natin yung mga papers na binigay ng ating amo katulad na lang ng resident permit, guys. Yung amo natin, guys, once na finished contract tayo sa kanila, yung ID ng resident permit ay binibigay po na nila sa atin yan, ano. So, dapat dala din po natin yan. Yung proof from OWA, which is yun yung resibo, guys. Yung resibo natin na pinagbayaran sa OWA, mas maganda kung dala-dala nyo po lahat or nakasave or nakatabi po sa inyo yung inyong mga resibo na pinagbayaran each contract po, di ba? So, yung ating contract, guys, every 2 years yung duration. So, every 2 years na nagbabayad kayo sa OWA, dapat tabi-tabi nyo po yung inyong resibo. So, next requirements, guys, is salaysay and undertaking form. Ano ba ibig sabihin itong salaysay? Itong salaysay, guys, ay ilalagay natin sa form na to kung bakit tayo umuwi ng Pilipinas. Ano po yung mga naging dahilan? Bakit umuwi ka ng Pilipinas? Na-finished contract ka ba? Or na-terminate ka ba? Or hindi mo tinapos? Or nagka-problema ka sa amo mo. Ayan, yan po yung salaysay na ating gagawin and undertaking. So,
Itong undertaking, guys, syempre yung ano lang naman yun, yung sign po natin, ano. And then next one is sketch or certification of residency and business, including photo with barangay official at actual site. Ayan, ano po ba ibig sabihin nito, guys? Itong sketch, guys, ay magdodrawing tayo sa isang papel kung saan yung ating bahay papunta sa barangay. Okay? Or from barangay to bahay. Okay? So, ganun lang po yun, ang sketch. Certificate of residency, guys. Pupunta po tayo sa barangay at hihingi po tayo ng certificate of residency, okay, and businesses. Which is, itong businesses, guys, hindi pa naman siya kailangan ng certification kasi wala pa naman tayong business. But, itong business, guys, ay gagawa po tayo nito ng mga proposal kung ano yung gagawin natin sa pira na makukuha natin, guys. But, bago natin gagawin, guys, take note. Bago natin gagawin to, ang lahat ng requirements, dapat po, pupunta po muna tayo sa OWA office para bigyan po tayo ng form. Once na meron na tayong form, guys, ay yung barangay, bibigyan na po nila tayo ng barangay certificate of residency. Ang barangay ay hindi po sila magbibigay ng certificate kung wala po tayong hawak na form from OWA. So, intindihin po natin mabuti, guys, ano, para hindi po masayang ang inyong oras at hindi rin po masayang ang inyong panahon sa pagbiyahe, lalo-lalo na kung malayo ang lugar mo sa region office na iyong pupuntahan. Okay? So, the next one, guys, is pagkagawa na tayo ng sketch and meron na tayong certificate from barangay of residency, guys, no? Ayan, kukuha tayo ng isang official. Pwede po yung barangay chairman natin, barangay kagawad, barangay captain. Pwede po natin sila mahatak as long na meron silang panunungkulan sa ating lugar. At magpipicture po tayo sa harapan mismo ng pagtatayuan po nating negosyo. Okay? So, yung picture na yun, guys, ipiprint out po natin yun para ipasa po natin sa OWA for our requirements, ano. And then, proof of displacement, guys. Ayan, itong proof of displacement, katulad ng sinabi ko kanina, yung termination letter, ayan, yung mga polo referral, certification or endorsement, or foreign medical record. So, kung nagkasakit po kayo sa ibang bansa, guys, ayan, ipunin nyo po lahat ng inyong mga certificate or inyong mga tawag doon, medical, ano, guys, no? Papers, okay? Or records. And the next one is complaint. Ayan, yung complaint, guys, yung iyong pag-alis sa amo. Okay? And then the third one, guys, photocopy of passport, guys, or travel documents. Ano-ano po ba ito? Yung ating first page ng passport, and pangalawa, yung visa doon na nakatatag sa my last travel natin, ayan, with stamp yun, guys, no, latest departure stamp and latest arrival stamp po. So, sa picture, sa passport po natin ito makikita. And business plan. Okay. So, yung business plan, guys, dapat nasa form din ng OWA yun. Andun yung ating fill up, ano? Ayan. Para po makagawa tayo ng ating business plan. At dapat yung budget na maibigay sa atin ng OWA, guys, yun lang po yung atin dapat pagkasyahin, which is yung ibibigay ng OWA sa atin. Ayan, pangdagdag pangkabuhayan po, guys, at napakalaking tulong po yan. And pagkatapos po niyan, guys, pag na-complete yun na lahat ang yung requirements, ibabalik yun na po ngayon yan doon sa OWA office at mag-aantay lamang po tayo ng 2 to 3 months. Okay? 2 to 3 months at para goods na yan. Sana nakatulong ito sa inyo at sana nakapagbigay ito ng kaalaman sa ating mga ka-OFW. At wag na wag po ninyong wag na wag po ninyong baliwalaan ito, dahil once na active ka, guys, ang 20,000 ay napakalaking tulong para sa atin lahat. Ayan. Thank you so much for watching.